patuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute, programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. AGRI ASENSO, mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH News Television at live Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang AGRI ASENSO. We have bagamat tayo po'y maganda ang simoy ng hangin, maganda pa rin ang sinag ng araw. Ngayong Sabado dito sa ating AGRI ASENSO, yun, nalulungkot din tayo sapagkat tayong mga nasa sektor ng agrikultura ay hindi tayo exempted dito sa halos isang piraso na lang ay 8,000 na ang kaso ng COVID sa ating bansa. Pero yun hong 8,000 yun, hindi ho yun sa Metro Manila lamang. Ano ho, maikwa ko lang ha. Konting pasada lang ho dito sa current events na ito. Hindi ho yun buong Metro Manila, buong Pilipinas po yun. Yung 8,000, almost 8, sabagat 7,999. Oh, nahiya pa, ano ho. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Ka-Henry Uri. Muling sumasa sa inyo ang programang AGRI ASENSO. Isa pang palatuntunan po ng Agriculture Department ng ating pamahalaan na nagtataguyod sa kapakanan at kagalingan ng mga magsasakang Pilipino. Ika nga ho namin dito sa programang ito. Marami kayong matututuhan at dito sa palatuntunan ito, nako ay wala hong malulugi. Lahat po tayo ay ASENSO. Kasama po natin siyempre ang ating chief ng ATI Information Service Division. Walang iba kundi si Ma'am Niet Arceo. Ma'am Niet, good afternoon. Magandang hapon ka, Henry. Isang magandang hapon po sa ating mga kasama. Ayan, na nakikinig ngayon. Talagang good afternoon. Maganda at hindi masyadong maganda. Ma'am Niet, ano? Henry, nakakalungkot. Pataas ng pataas ang kaso natin ngayon. Oo, ingat po kayo. Kayo ba hindi muna rin naglalabas sa ATI ba? Ano kayo? Skeletal muna kayo? 50% ka, Henry, ang pumapasok. Salitan po kami sa pagpasok. Nakakatakot, ano ho? Nakakanerbiyos. Talagang kasi lalo na kung may mga kasama kayo sa bahay na medyo mahina-hina ang wankata, mag-iingat kayo lalo. Pero sige, dito muna tayo. Tayo muna ay mag-aral ng iba't ibang impormasyon tungkol po sa agrikultura. Alam po ninyo, bilang bahagi pa rin ang celebration ng National Women's Month na may temang Juana Laban sa Pandemya, kaya! Isa pong talakayang hitik sa agribusiness ideas para sa mga kababayan ang handog natin muli ngayong araw na ito, Ma'am Niet. Oo ka, Henry. At noong nakaraang Sabado ay nakapanayam natin, no, ang isang woman mushroom grower na galing sa Victoria, Tarlac. At natutupo tayo, no, ng mushroom production at processing. Mm-hmm. So si Tita Emma po ang nagturo sa atin ng iba't ibang pamamaraan ng pag-produce ng mushroom, no? At sinabi nga po niya kay Henry na magandang business daw ang kabote. Opo. Dahil magandang alternatibo ito sa karne na sa ngayon ay mataas ang presyo sa merkado. Mataas po ito sa protina at mababa sa sugar content. Meron, so tamang-tama sa panahon ngayon. Meron palang dalawang uri doon ng mushroom, ano, Ma'am Niet, ano? Yung Vulvariella, Vulvasea at Oyster Mushroom. Mm-mm. At ang Oyster Mushroom ay kabuting pamaypay ang madalas ginagamit sa processing. Yung pala, Ma'am Niet, ano? Oo. At, di ba, sabi, madali ang pagpapatubo, ano, Ma'am Niet? Oh, madali lang daw po ang magpatubo ng kabute ka, Henry, dahil kahit maliit lang ang area, ay sustainable din naman dahil pwedeng gamitin kahit daw dayami, dahon ng saging, at iba pang materyales na maaaring basura na para sa iba. Ayun, at isa ho sa mga dinedevelop din ni Miss Emma ay yung oyster mushroom in a tumbler na pwedeng ilagay lang daw sa kusina pala ito, Ma'am Niet, ano? Tapos lalagyan ng pinakulo ang dayami ang loob ng tumbler.
o pwede rin container tapos taniman ng binhi at maghintay ng 2 linggo bago ito tumubo. Parang ito yung grow your own food concept, Ma'am Yet, ano? Oo, Ka Henry. Di ba, nabanggit mo, Ka Henry, last week na ang Bureau of Plant Industry ay nagbibigay po ng tawag nito yung taniman, no? O yung binhi, o pananim. Ng pananim na binhi, oo. Uh-oh. So, ang straw mushroom naman, yung isang uri po ng mushroom, ay dapat itanim sa backyard, hindi siya yung pangkusina. Ayun. No? At nangangailangan ng kama o bed, at ang ginagamit na pataniman ay tuyong dahon ng saging. So, yun yung pinaka-ideal. Oo. Pero kung pala ito, ano, ma'am, kahit may 500 pesos ka lang na kapital, makaka-harvest ka na raw sa loob ng 2 linggo, mm-hmm, ano ho, ng mga 2 kilo, mm-hmm, na pwedeng ibenta naman sa halagang 800 pesos. Oo, Ka Henry. At kung magpoproseso naman po ng mushroom ang isang grower, mga 5,000 naman daw po ang kakailanganin na startup. At ang pinaka-importante, no, na equipment or kailangan, no, sa pagpoproseso ng mushroom ay timbangan, no? Timbangan lang daw ang isa sa pinaka-importanting gamit pag nagproseso ka ng mushroom. Oo. Hindi daw balakid ang pagiging babae at ang edad para mag-engage sa agriculture. Kahit nga si Ma'am Emma na isang senior citizen na pala, nag-i-enjoy sa pagbubukid at pag-share ng kaalaman. Ano ho, Ma'am Yet, sabi ni Miss Emma, di ba? Oo, Ka Henry. At sinabi din po niya, panghuling sinabi niya sa atin noon, mm-hmm, at in-encourage niya po tayo na ang pagmo-mushroom ay isang maganda at madaling paraan para kumita. At maganda daw po itong source ng pagkain para hindi na tayo masyadong gumastos. Ayan. Ka Henry, yung ating lesson nung last week. Kaya kung kayo po may kaunting puhunan, aba, walang dahilan para hindi kayo kumita. Sa pamamagitan po ng pagninegosyo ng kabuti, madali, maalwan, mabilis at mura ang puhunang kailangan lamang. Ano ho? Si Ma'am Yet, makakaugnayan niyo naman yan sa ATI sa pamamagitan po ng kanilang Facebook para sa mga dagdag kaalaman pa. Pero bago sa ating magiging paksa ngayong hapon, atin muna pong alamin ang mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Agribalita tayo, updates tayo, Ma'am Yet. Okay, Ka Henry, kasalukuyan pong nagsasagawa ng survey ang ATI para sa ating mga agricultural extension workers mula sa iba't ibang local government units para sa Human Resource Development Competency Assessment. Ito pong assessment na ito ay naglalayon na malaman kung ano ang antas ng kasanayan at kakayahan ng ating mga extension workers sa iba't ibang aspeto ng agriculture extension tulad ng program planning, management, monitoring and evaluation, knowledge management, community mobilization, resource mobilization, rural advisory services, market linkage at iba pa. Ang resulta po ng nasabing survey ay gagamitin bilang baseline data para sa pagbuo ng Human Resource Development Plan para sa ating mga agriculture extension workers na nasa LGUs kung saan kasama ang training at scholarship programs ng ATI. Para po makasali sa online survey na ito, bisitahin lamang po ang Facebook page ng Agricultural Training Institute. At patuloy pa din po ang training para sa pag-improve ng climate resiliency ng sektor ng agrikultura. Noon pong March 15 hanggang 19, isinagawa po ang Klima Agrikultura Training of Trainers at ito po ay isang manual na nagsisilbing gabay para sa paggamit ng climate information para sa decision making sa sakahan at magiging bahagi ng kurso ng Climate Resilient Farm Business School ng ATI. Kasama po sa training of trainers ay ang mga piling agriculture extension workers ng ATI at ang chief meteorological officers ng PAGASA. At itinuro po sa kanila kung paano maibabahagi ng tama sa mga magsasaka ang mga nilalaman ng manual na ito. Tuloy-tuloy pa din po ang ating pagsasanay na isinasagawa para sa mga extension workers at mga magsasaka para sa production naman po ng high quality inbred
rice and seed certification at farm mechanization sa inalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Naging abala rin ang buong ATI network nitong nakaraang linggo sa kani-kanilang pagsasanay sa ilalim ng Bantay ASF sa Barangay o Babay ASF Program, pati na rin para sa iba pang training tulad ng ladderized course ng agro-entrepreneurship, ATI at Home Webinar, tampok ang Natural Juices, Youth Gardening, Let's Grow Together Webinar at Training on Vegetable Production na isinasagawa po ng ating mga regional training centers. Yan ka, Henry, ang iba sa ating mga updates, no, na nangyayari sa ATI. Ayos. Gusto ko, ang dami mga training nito, ma'am niya, ano? Kailangan yung ating mga kababayan, huwag itong alpasan sa... ito rin pagkakataon, libre para matuto silang lalo, ano Ma'am Nyet? Oo ka Henry, at meron pa po tayong dagdag na updates, no? So patuloy din po ang paghahandang ginagawa para sa paglulunsad ng iba't ibang school on the air programs ng ATI sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So ilan sa mga aktibidad na kakatapos lang ay ang needs assessment, consultation at briefing para sa mga kabahaging ahensya ng programa. Noon pong March 16, inilunsad na po ng ATI Western Visayas, no, sa Iloilo at iba pang partners ang kanilang School on the Air on Smart Rice Agriculture na ginanap sa Iloilo at layunin ng programa na maturuan ng mga magsasaka ng palay ng mga makabagong pamamaraan upang mapataas ang kanilang produksyon at kita. Ayan. Samantala po, ikinalulubod din namin na maging bahagi ng Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness o MAYA program ng Kagawaran ng Pagsasaka, kung saan ilan sa mga napiling intern ng programa ay bahagi na ng ilan sa aming mga training centers tulad ng ATI sa Central Luzon at sa International Training Center on Pig Husbandry. So layunin po ng programang ito na magkaroon ng competent, skilled at employment-ready workforce mula sa ating mga kabataan ngayon. Ayan. So yan ka Henry, ang ating mga updates. Thank you Ma'am Nyet. Marami po. Salamat sa ating mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Hoy, mamaya ma'am, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa corn husk. Aba, ano ba yung corn husk? Yan ba yung bunot? Diba? Yan, oo ka Henry. Matututunan po natin kung ano yung mga pwedeng gawing mga byproducts ng corn husk. Kasi diba usually ka Henry, tinatapon lang ito. Tinatapon. No? So may mga pwede palang paggamitan. Eh ginagatong, sinisindihan lamang, hinahayaang mabulok. Anako eh, ito pala pwedeng pagkapirahan pala ito at maging negosyo pala ito Ma'am Nyet. Ano? Sige, babalikan po natin. Maghanda na po kayo ng inyong pong mga papel at bolpindian at ating pag-uusapan na mamaya ang bunot ng niyog corn husk. Sa pagbabalik po ng ating programang Agri ASENSO, si Ka Henry Uri po are, kasama natin si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, babalik po tayo. Po tayo sa ating... Ito ang Agri ASENSO. Agri ASENSO. Ako po si Ka Henry Uri at syempre kasama natin ang Chief of ATI Information Service Division, si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, balik po tayo ang ating uling magiging topic for today tungkol sa cocoa husk. Pero narito muna ang ating techno tip number one. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng Agri ASENSO. Tutukan ang techno tip. Usapang mais muna tayo. Ang iba't ibang bahagi ng halaman ng mais ay ang tassel, leaf, silk, husk, ear, kernels, stalk at roots. Ang isang karaniwang ear ng mais o tinatawag ding cob ay sinasabing may 800 kernel o butil sa kabuuan ng 16 na hilera nito. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng Agri ASENSO. Kagaling namang magbilang nito Ma'am Nyet, ano? Nabilang niyo.
isipin mo'y nabilang niya yung 800 butil at saka 16 na hilera. Ay, talaga. Oo, ibig sabihin, madaming butil sa bawat, ano, kay Henry. Sa bawat isang puso ng mais, meron daw palang posibleng 800 butil at 16 na hilera. Ay, talagang malintik itong matematisyang ito ni Ma'am, si Ma'am Karen na ito eh. Galing talaga eh. Ayan, Ma'am. Okay, sige. Ang ating topic for today at sino bang ating magiging panauhin? Okay, ang topic natin ngayon kay Henry ay tungkol sa corn husk byproducts. Ano ang mga pwedeng mga byproducts? At kung mainam ba ang nanegosyo ang pagko-corn husk, no? Mm-hmm. Yung mga byproducts ng corn husk. So ang ating po resource person ngayong araw na to ay siya po ang may-ari ng Heart and Soil Farm. Isa din po siyang learning site ng ATI. Ganda ng pangalan, ma'am. Ano? Naman po. Ang opo. Ganda, Heart and Soil. Ang ganda naman. Heart and Soil, di ba po? Nandun talaga yung passion nila. No? So, siya, opo, sila din po, siya din po ang owner. May-ari din po sila ng Crafter's Joy Corn Husk Products. Okay, at presidente din po siya ng Phil Exports sa Region 1. Isa po sa mga pilar na tinagurian ng Corn Crafters Association sa Basista, no? At regional awardee, national nominee ng Most Outstanding Entrepreneur noong 2010 ng Department of Agriculture na Dawad Saka Search. Regional awardee din siya ka Henry ng Most Outstanding Woman of the Environment, no, noong 2010 ng DNR sa Likas Yaman Award for Environmental Excellence. Awardee din po siya ng Pinay and Proud. So talagang kapitapitagang woman entrepreneur, no? Na tribute po ng Pangasinan Power Women, no, noong 2012. So walang iba po ang ating makakasama ngayon, ngayong hapon ay si Miss Jocelyn Ong Perez. Hello Ma'am Joy, good afternoon po. Magandang hapon. Magandang hapon po ka Henry and Ma'am Yet. Thank you very much. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ayan, Ma'am Joy, amin po ang karangalan na kayo aming makapanayam ngayong hapon. Kayo ba'y nasa Pangasinan po ngayon? Opo, nasa Pangasinan po ako. Oo. Ma'am, gaano na kayo katagal sa corn farming? Sa farming po ng corn, since naglipat po kami ng Basista, 1997 po. Doon kami nag-umpisang magtanim ng palay at saka po ng corn. Ayan. Sa mga lupa. Yung corn husk, yan ba yung buhok ng mais, tama? Bunot ng mais. Balat ng mais. Yan, balat ng mais. Oo. Kasama yung pinagtalupa ng mais, ano ho. Bakit ninyo pinasok ang pagninegosyo po ng corn husk byproducts, ma'am? Kasi po, ang Basista po is dating pagawaan po ng mga handicraft. Kumbaga, cottage industry town po ng Pangasinan noong mga 1970s. Apo. So lahat ng hindi po na itatanong, fourth class municipality po kami, and 80% po ng aming population ay mga magsasaka. Mm-hmm. Which ang aming pong mga farmland is rain fed po, wala pa po kami irrigation. So malaking tulong po yung cottage industry na meron po kami during that time. Mm-hmm. Unfortunately, nawala po yon dahil po sa pagbukas po ng China noong mga 1980s. Nagbukas po ang China ng kanyang pinto. So bumagsak po yung presyo. So, nawala po yung industry na yun sa amin. Mm-mm. So, from then on, naghanap na po ako na kung ano po kaya ang magandang ipalit doon sa cottage industry town. And since ang Basista po ay second crop po namin yung mais, mm-mm, we have ito po, 650 hectares po tayo ng maisan ng second crop. Mm-hmm. So, magmamathematics din po ako. Ang pagkakit target daw po ay 65,000 na mais ang nilalaman. Wow. So meron po tayo, kung isa-isa lang po ang bunga ng isang mais, meron po tayong 65,000. Kayo na po ang tumapos times 650. Ilang butil yun, ma'am? Napakadami noon. Biro lang. Paano kayo nagsimula sa negosyong ito, Ma'am Joy?
sa kagustuhan na ibalik po yung trabaho ng mga tao. Uh-oh. Yun po kasi yung kanilang gawain, gumawa po ng mga basket, ng mga bags. Ang dati po kasi ginagamit namin dito is yung kokumidrib. Kokumidrib, seagrass, bamboo, halos lahat po ng mga materyales, lalo na po yung kokumidrib, nanggagaling po sa ibang probinsya. So nakasalalay po yung production namin sa ibang probinsya dahil po kailangan po namin bumiyahe at manguha ng materyales bago po kami makagawa. So sabi ko, bakit hindi kaya yung nandito lang sa lugar? So nakita ko po yung mais. Nakita ko po kasi yung television program na finiture nila yung mais sa before po noon. So yun po, nakita ko na nagka-interest po ako. Sabi ko, ay oo, yan na yun. Kasi mais marami dito sa amin. Mm-mm. At sayang din po kasi dahil sinusunog lang po talaga. Ayun. Yung balatang mais. Alright, Ma'am Nyed? So, Ma'am Joy, ano po, paano po ang kalakaran ng inyong negosyo? Yung paggawa po ng mga byproducts galing sa corn husk. Paano po siya nag-umpisa? Ano po yung mga materyales na ginagawa po ninyo doon? Ano po yun, ma'am? Bali po, ang pinaka-main po na material namin is yung balat ng mais. Yun po ang gamit po namin. And then, ngayon po, since matagal na po kami, 2006 po kami nag-umpisa, gumagamit na po kami ng mga other indigenous products. Pero, nung unang-una po yan, nung nag-start kami, ang tinuro po sa amin is siyam na bulaklak. So, panay flowers lang po lahat ang ginagawa namin. Until na-discover po namin kung paano po gumawa ng ropes at saka ng braids. And ang materials po, napakasimple lang po. Kung gusto nyo po maging plain lang, hindi natin kailangan mag-tie. So, kung gusto namang makulay, magkukulay po tayo using fabric dyes. Tapos, nasa sa inyo na po yun kung ano po yung gusto nyo i-enhance para po magmukhang maganda po yung mga produkto nyo. Kagaya po niyan, mais po lahat yan, pati bulaklak. Hanggang pang sarap. Aba, ang ganda nga. Oo. Ang ganda, oo. Aba. Sir, at so, yan naman po, gumamit naman po kami ng ibang produkto galing po sa ibang probinsya. Ayun. So, sino po, Ma'am Joy, sino-sino po ang mga gumagawa ng inyong mga produkto? Saan po nanggagaling yung inyong mga raw materials? Naku, yung raw materials po, ma'am, dito lang sa aming likod bahay, sa aming kapit bahay, sa tabi-tabi lang po, kasi 650 hectares po ang maisan po namin. No. So, ang mga trabahador naman po is mga asawa, anak, pamilya ng mga magsasaka, yung mga out of school youth, mga women na walang magawa po ba. So, naturuan po sila lahat. Kaya, nag-training po kami sa lahat ng mga barangay. Ayun. Ano-ano ho ang mga produkto na inyong na-develop na binibenta sa ngayon, Ma'am Joy? Ano po, ang malakas po kasi ngayon sa mga is planters dahil may marami pong plantitos at plantitas. Uh-oh. Pero malakas din po, gumagawa po kami ng planters made of balat po ng mais at saka bangkwang or kasama po ng abaka. Tapos meron din po kaming mga basket para po sa ating mga housewares. Talagyan po ng mga fruits natin, nalagyan po ng mga gamit sa bahay. Mm-mm. Meron din po kaming mga bags, kagaya po niyan. Yan, basket po yan. So lahat na po kayang gawin dahil meron po kaming mga ropes and braids. Pero hindi ba masyadong matrabaho ito, itong pagpaproseso ng ganito? Sa totoo lang po, opo. Pero dyan nyo po makikita kung gaano po kagaling ang aking mga kababayan. At gaano po sila katsaka. Talaga pong believe po, hands up po ako sa kanila talaga. Hindi mo ma-imagine yung simpleng bunot ng mais, yung balat ng mais magiging ganyan, no? Bag, ang gandang bag niyan, ma'am. Oo. Ang export. Oo, talo niyan yung LV, ma'am. yung lumang bag, ma'am. Lumang bag. Kasi natural po yan eh. Oo. Palagay ko pag nakita yan ng mga foreigner eh, mas tatangkilikin yan eh. May mga buyer na baka yung foreigner niyan. Ano po, apali po yung nasira po yung aming balang dahil po sa pandemic. Supposed to be papasyal po namin siya sa Europe po sana. Kaso nga lang po yung mga trade fairs po na international. Ako, palagay po, napakalikin.
Iyan na nga ang gustong, iyan na nga ang gustong kumustahin sa inyo ni Ma'am Nyet, eh, Ma'am Nyet, di ba? Oo. Opo. Kung ano po yung mga naging challenges ninyo, lalo na po ngayon, no, na may pandemya. So, ano po yung mga ginagawa ninyo despite these challenges? Oo, yung pagbebenta, kumusta? Sa totoo lang po, ma'am, malaking pasalamat po sa Department of Agriculture kasi they have always been there for us. Yung mga trade fairs na ina-attendan namin, parati kaming invitado ng region at saka ng DA National dyan po sa inyo sa AMAS. And kahit po sa ATI, na-invite din po kami. And DTI, very supportive po sila ngayon. So, although napakaraming challenges, especially now. Kahit na po nung umpisa, maraming challenge, ma'am, kasi hindi nila akalain na kung ang tanong palagi, matibay ba yan? Kaya ba anong mangyayari dyan? Pag ano, baka mamaya biglang masira agad or nakakasugat yung hibla, yung mga baka ika baka inaamag yan. Alam niyo po ka Henry, sa totoo lang, ang ginagamit po namin is yung balat ng mais ng para po sa animal feeds. So, wala po kaming ginagawa na pang-cure, natural po lahat yun. Pagkatapos pong i-ani, papasok po yun sa kaban, sa sako, and then i-store na po namin yun. And then doon na po, wala po kami nilalagay na chemical. Ayun. So, natural. Except, of course, pag nagkulay po kami, we use fabric dyes. Mm-mm. Pero ano pong ibang negosyo ang pinasok ninyo dahil dito po sa corn husk business na ito, Ma'am Joy? Meron din po kaming itlog. Uh-huh. Salted egg po. Kasi po ang experience po namin during mga ano po namin na mga trade fairs, ang observation ko po, napakalakas po ang benta ng mga pagkain. Sila po yung dinudup. Ako po nilalangaw, wala lang akong pagkain na nilalangaw. So, sabi ko, kailangan pag-isipan ko anong gagawin kasi kung hindi, hindi ko na kayang suportahan itong corn husk. Napakarami pong nakasalalay na pamilya na umaasa. Mm-hmm. So, pumunta po dito si Ma'am Jovi na datuin ng DA, I think, animal husbandry pa yun. So, sabi niya, Joy, pasukin mo yung ano, tinuruan po niya kaming gumawa ng egg, salted egg. Okay. Tapos ang meron na pong twist yung salted egg ko. Yung salted egg, minap po siya pula. So iba-iba na po yung kulay niya kasi niluto po namin sila sa iba't ibang herb po para mas lalong maging mas healthier po para sa atin. Ayun, yan daw yung itlog ni ate na binalot ng balat ng mais. Ang galing, no? Talaga nga naman. Sige, itutuloy natin, Ma'am Nyet, Ma'am Joy, itong ating talakayan. Marami pa ho kaming ituturo sa inyo. Of course, si Ma'am Joy, marami pang idadagdag na kaalaman. Sa atin pong pagbabalik, ha? Ma'am Nyet, Ma'am Joy, tayo magko-commercial break lamang dito sa studio. 37 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa AGRI-ASENSO ng Department of Agriculture, ATI. Sa oras na ito, pinag-uusapan natin ang tungkol po sa mga negosyong maaari niyong pasukin gamit ang balat ng mais, yung corn husk na tinatawag. Pero bago natin balikan si Ma'am Nyet at si Ma'am Joy, narito muna ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng AGRI-ASENSO. Tutukan ang Techno Tip. Alam niyo ba na ang mais ay kailangan sa paggawa ng mahigit sa 3,000 produkto na matatagpuan sa merkado? Ilan dito ay ang paputok, pandikit, pintura, pantina, sabon, gamot, shoe polish, tinta, cosmetics, photographic film, at plastic. Para sa karagdagang kaalaman sa pagpapatubo ng mais, bisitahin ang www.eextension.gov.ph/e-learning. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng AGRI-ASENSO. Thank you! Aba, yung pala, dami pala. Sabon, Ma'am Nyet, tina, shoe polish, aba, pati pala photographic film. Ha? At ito pala yung nagagawa ng paraan gamit po ang mais. Ma'am Nyet, Ma'am Joy, balik po tayo.
Yes, Ka Henry. Apo. Ka Henry, may isa yes. lang po akong tanong kay Ma'am Joy. Sige, no? Kasi sige. Kanina please, parang please, oh. nakaligtaan niya. Ma'am Joy, nabanggit niyo din po kasi sa amin dati na isa din pong posibleng product is yung handmade paper. Pwede pong pa-explain po ulit. Handmade paper ba? Oo. Kasi ano, na-observe ko po yung sa tanim namin sa palayan ay sa taniman po namin ng mais na yun pong stock ng mais is napakahirap po masira. So yun po nakakasugat po ng payon sa mga magsasaka. So sabi ko, kaya itong gawing ano, papel. Tapos yun, tumawag po ako sa DOST, nagpatulong, nagpadala naman po sila ng magte-training. And then tumawa po kami ng handmade paper out of the balat ng mais, yung tangkay ng mais. Ang ganda-ganda po ng kinalabasan. Sabi nga po ng DOST, paano mo alam na ano? Hindi kasi sabi ko, tagal masira eh. So something must be there, sabi ko, na pwedeng gamitin. So yun po, unfortunately, hindi ko na po naituloy. Pero marami po kaming nagawa kasi nga po medyo financially constraining na po tayo. Medyo marami na po tayo. Suporta ko po sa mga manggagawa ko po. Talagang kailangan tuloy-tuloy. Pero so, pwede pang ituloy kung sakali yan, ano ma'am? Yes po, kindly, pwede po. Kasi maganda po yung papel na lumabas. So talagang, siguro someday, I might be able to magawan po po ng ano. Tingnan po natin pag kasi maganda po pang greeting cards, pang balot ng mga handmade po lahat. Ang gandang, ang ganda, invitation ng pasal, ganyan. Yun, oo. Ang gandang pang-art nun, ano? Ibang klase. May disenyo siguro yung mga hibla-hibla ng mais eh, di ba? Pero ma'am teka, ano ang mga kasi itong pandemyang ito talagang siguro nahagip din kayo. Ano ang naging epekto ng pandemya sa negosyo ng Crafters Joy? Ay, medyo talagang masakit po talaga sa totoo lang. Kasi po, lalo na po nung last year, yung Marso, edi siyempre po yung aking mga itik, hindi naman magpwedeng mag-stop mang itlog. So, dire-diretso yung pang-itlog nila. Tapos yung mga tao naman, susunduin mo, hahatid mo, at saka mahirap din po kasi may mga outbreak din po kami dito sa amin. So, from nag-restart lang po kami, po akong nagpapasok dito sa akin nung mga parteng ano na, October. So medyo mahaba-haba po yung bakasyon namin dahil. Pero yun po paggawa sa mga bahay-bahay nila, sabi ko naman po, diretso lang. So, wala pong pumasok na mga regular na mga empleyado ko dito. Kumbaga, sa mga bahay-bahay na lang usad. Tapos, ang ginagawa ko po, kasi po, pag ihahatid po nila dito ng Sabado, ang nangyayari po eh, magbabayad po sila ng 300 pesos para lang sa tricycle maghahatid ng mga goods. So, ang nangyari, kami na lang po yung pumupunta, napunta po dun sa mga barangay para po sumundo ng mga bibenta nilang mga goods. Yun po yung naging medyo napakalaking epekto po. Kahit po ngayon, medyo hirap pa po kami. Pero paano kayo kasi, bumabangon nga? Kasi bakit magmaswerte pa rin siguro kayo? Tsaka maganda siguro pa rin at least ngayon na blessed pa rin kayo dahil nagpapatuloy pa rin kayo sa kabila ng ganitong sitwasyon. Kasi po under po ang SM SM Supermalls at saka ang Robinson ay binigyan po kami ng oportunidad na magkaroon ng physical trade fair sa lahat po ng SM and Robinson Malls dito po sa Pangasinan. So, libre po yun. Libre po yung space po nila, sir. And then, kami po, naghahati-hati na lang po kami, yung mga member ng PhilExport, nagsasama-sama po kaming lahat, pati po yung mga nasa Ilocos Norte, Ilocos Sur, nagpapadala na po ng mga gamit nila, ng mga produkto nila. And then, nagbebenta na lang po kami for them. So, kahit papano po, although hindi po siya ganun kaganda yung aming business, laban lang po kami. Lalong walang mangyayari pag sumuko eh, ano ho ma'am? Fight lang. Ma'am Nyet. Oo, lalo at ano, 'di ba, Ma'am Joy, marami din kayong natutulungan, no, sa inyong community. Okay. So, Ma'am Joy, ano po ngayon ang mensahe naman po ninyo, no, para sa mga kababaihan na tulad po ninyong agripreneur, no, lalo na ngayon na new normal? Siguro po ano, huwag mawalan ng pag-asa. Huwag susuko. Sabi nga nila, kung merong problem, merong oportunidad, kung may nakikitang nangyayaring ganito, meron at merong opportunities na nag-aantay po sa atin na pasukin. So open lang natin yung eyes natin,
yung ears natin, magmasit, tumingin kung nasaan ang mga mag-o-open na mga bago sa new normal. Kasi hopefully po na ang mga tao ngayon would be more concerned sa ating environment. So sana po tignan po natin kung saan tayo papunta ngayon na tungkol sa ating mga environment po natin, sa pag-aalaga ng ating kalikasan. So isa pa po yun na magandang pagtuunan ng pansin. Yes, Ma'am Joy. Yeah. Ano naman po yung ano? Kasi nga po, 'di ba, nung nagsisimula kayo dun diyan sa agribusiness niyo, sabi niyo hindi ganoon kadali. So, ano naman po ang maipapayo niyo lalo na po sa ating mga kababaihan, no? Women in agriculture na nais magsimula ng sarili din po nilang agribusiness. Sa totoo lang hindi basta-basta po mag-umpisa ng negosyo. Lalo na pag ganitong pandemya. Siguro, start small. Make sure na napag-aralan nyo kasi hindi na andyan ang ATI. Andyan ang ATI na magtuturo po sa atin kung paanong mga negosyo na pwedeng pasukin. And tignan nyo po yung komunidad ninyo kung paano po kayo makakapagpatayo ng negosyo. Tsaka mag-aral po tayo kahit na po nasa senior citizen na po tayo, pag-aralan po natin yung ating internet kung paano po magpindot-pindot ng mga ano po kasi sabi nga nila, if you are not in in the internet, you are not in business. So pag-aralan po natin yon kasi wala na pong imposible ngayon na matututunan. Sa YouTube lang po, how to lahat, pwede. Mag-how to lang po tayo. Tingnan po natin, wag basta-basta ang pasukin. Ayun, ang ganda ng bag na yan. Ang ganda talaga. Ang galing, galing. Mais na puro po yan. Yan po, mais din po yan. Yung mga ginamit po kong tweaks, yung namatay na guava po, pinagpuputol-putol po yung tweaks. Guava po namin, Christmas decoration. So, ano lang po, pinulot-pulot lang po namin yung mga ginamit namin for Christmas decor. Yung agoho na may bunga po, yung mga bata, pagpupulot po sila, bayaran ko ng 30 pesos isang maliit na sukot. E di tuwa-tuwa na po sila, meron na po silang baon. So, buksan lang po natin yung ating mga mata and make sure pag-aralan po natin kasi sayang po ang pera, sayang ang oras. Naalala ko yung Ma'am Nyet tsaka Ma'am Joy, laging sabi, sino ba, nakalimutan ko, nakausap ko. Sabi niya, tandaan mo, laging may pera sa kalat, laging may negosyo sa itinuturing ng iba na kalat na negosyo yan. Kailangan lang, malikhain ka at tsaka, anong tawag yan, huwag kang magmamadali ng pagkita. Ma'am, may mga question lang dito mula sa ating listeners. Kung maaari doon yung bigyan ninyo sila ng idea, mga magkano bang initial capital sa pagsisimula ng ganyang negosyo? At ano ba yan? Kailangan may mga makina daw ba kayong dapat ihanda riyan? May mga bibilhin daw bang mga makinarya? Paano ba? Depende po sa gagawin nila, ka Henry. Kung ang pag-uumpisahan po nila is yung mga bulaklak, sa totoo lang ho, halos wala hong puhunan yun. Kasi ang kailangan lang po is gunting, yun pong white glue, yun pong kulay, at saka, ano ba yung pangalan to, floral tape. Yun lang po. Wala nang pong iba. Meron po tayong mga kinuha ng ATI, meron po tayo doong e-training. So, meron pong kung paano po gumawa ng mga bulaklak po. Pati po paggawa po ng rope. So, na videohan na po kami. Or, kung gusto niyo po, is pumasyal po kayo dito, pwede po namin kayong turuan. We will be very happy to accommodate you dito. Palagay ko, magandang pamalit sa pawid yun, at saka sa anahaw, yung balat ng mais, Ma'am Joy? Pare ko. Hindi po pwedeng pambubong yun. Wakaka ako pwedeng pang bubong yun eh. Okay lang, maliliit masyado. Tsaka hindi lang po, hindi po siya ganun na, pag ganun na plain lang po siya na ganun, hindi po siya ganun ka-sturdy. Ano ba yan, ma'am? Matibay ba ang buhay niyan? Hindi ba yan madaling lumutong? Alam mo yun? Hindi naman. Ako po, gumamit po ako ng bag na para malaman ko kung gano'n po siya katagal na gamitin. Tapos nakakahiya naman po pag masisira agad. So, umabot po
ng hanggang ngayon nandiyan pa po yung bag ko, nagsawa na nga po ako gamitin. So as huwag niyo pong ibabad sa tubig. Ayun. Pagkamais niya. Pag nabasa lang po siya ng konti na naanggihan, air dry lang po, okay na po siya. Ayun. Wag lang malulubog sa tubig. Wag lang po ilubog kasi magiging mais ulit. Oh, sige po. Eh palagay ko yung ating mga kababayan naman lalo kung malapit diyan sa area ninyo, sa kayo ay nasa barangay. Pwede kayong pasyalan. Oo. Alright, sige. Ma'am Nyata, baka may gusto pa kayong ipahatid kay Ma'am Joy. Oo. Ma'am Joy, huling tatanungan po, saan po namin kayo pwedeng makontak para po sa mga interesado sa inyong produkto at serbisyo po? At ano pong mga trainings ang pwede po ninyong ibahagi sa ating mga listeners? Yes, ma'am. For trainings po, ma'am, ATI po, just get in touch siguro with ATI or directly sa amin po. My number is, my cellphone number 0917-599-1940 or pakilike po ang aming Facebook account www.facebook.com/craftersjoy or email ad ko po is corncrafters.basista@gmail.com. Ayun. Okay. So, yun. Talagang sobrang open talaga si Ma'am Joy na i-share ang kanyang mga tawag ito, expertise, no? Gustong-gusto niya pong magturo, no? Para po doon sa ating mga listeners at sa ating mga nanonood. So, binigay po ni Ma'am Joy yung kanyang mobile number sa 0917-599-1940. Baka po may mga katanungan kayo o di kaya gusto po ninyong matuto pa ng tungkol sa pag-process ng corn husk into iba't ibang mga products gaya ng bags, flowers, at saka iba pa. Oo, at may ito, Facebook din po sila, Magta Henry. Ayan, sabi nitong si Lenry Abrenas, thank you, kina sir, ma'am Niet, salamat po sa paghikayat at papapakita ng kagandahan sa pagsasaka. Ayan, thank you po sa inyo. Ma'am Joy, thank you so much po sa inyong pagsali sa ating palatuntunan ngayong hapon. Maraming pong salamat, Ka Henry, Ma'am Niet. Thank you for the opportunity and I hope na meron pong tumawag sa akin. Marami na po yan. Sigurado yan. Bye, ma'am. Thank you, Ma'am Joy. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you, Ma'am Joy. Alrighty. Salamat po. Yan po si Ma'am Joy. Mula po yan sa Pangasinan. Oy, Ma'am Niet, ha? Yung mga e-learning natin, ako, yan ang inaabangan din ng ating mga kababayan. Yes, Ka Henry. Meron po tayo kasi corn tungkol sa pagmamais, no, ang ating naging topic ngayong araw na to. So may kung interesado po kayo sa corn production, no, meron tayong libreng online courses sa ATI sa ilalim po ng ating e-learning program for agriculture and fisheries. Ang available po nating course ay yung From Seed to Seed online course on corn production at Increasing Corn Farm Productivity Through Mechanization Technologies. So bisitahin lang po ninyo ang ating e-learning portal sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. At para naman po sa ibang katanungan at para po dun sa mga nag-message at nagtanong sa atin, no, at mga topic suggestions, tumawag lang po kayo sa or mag-text sa ating Farmers Contact Center 0920-946-2474 o di kaya po sa 0919-160-0525. So nasa screens din po ninyo yung ating mga numbers para po sa inyong dagdag na katanungan o di kaya meron po kayong mga inquiries sa iba't ibang mga training programs po ng Agricultural Training Institute. Ayan. Yung yan aming, lang, Henry. Yung ating toll-free, yung number is 1-800-1098-2-2474. Yan ang ating toll-free number. Ma'am, batiin lang natin. Ito mga nakikinig sa atin at nanonood via Facebook, si Ayel Olbat, si Lenry Abrena,
si Selly Balbon at si Marie Carandang Santiago na mga nakikinig at suki nating taga-subaybay. Ma'am, nako, ang daang ganda namang natutunan natin tungkol dun sa... ang bilis ng oras kahit pag ganito, no? Para kulang talaga yung time. Alam mo, may mga raw materials pala sa bukid na... Tayo lang siguro minsan di na ginagawa lang nating sinusunog yung iba binabali wala. Pero may ano pala mo, may negosyo, no? Isipin mo yung balat ng mais. Sino mag-aakala makakaproduce ng ganung kagagandang bag? Ano ho? Opo. Oo talaga naman. Opo, Henry. Tapos diba sabi ni Ma'am Joy kanina, pag bulaklak, gagawa ka ng craft na bulaklak, no? Oo. Wala kang kakailanganing kapital kasi kung nandyan lang naman at may mga mais, diba? Oo. So, gunting, tina, baka yun ang bibilhin para magkakulay, no? So, very productive, no? At pwedeng pagkakitaan. Ayan. Sabi mo nga ka, Henry, di ba? Ano yun? Pag may pera sa kalat, may kita sa kalat. Pag may kalat, siguradong may pera. Oo, sigurado ro. Pag yung kasi yun daw yung ano eh. Pag may kinaiinisan ng ibang tao, may pera dyan. Pag kinaiinisan niya yung kalat sa bahay, kalat sa paligid, kalat kung saan-saan, may kinayayamutang pangyayari, may pera dyan. Maging malikhain ka lang. Anyway, ma'am, thank you so much sa inyo pong pagtuturo uli sa ating mga kababayan hanggang sa susunod na Sabado, ma'am. Nyet! Sige po, ka Henry. Magandang hapon po sa lahat. Thank you. Salamat si, po. Yes, si Ma'am Nyet Arceo, ang chief ng ATI Information Service Division, na kasama po ninyo sa ating balatuntunan. Sumain nyo na ang Agri ASENSO ngayong Sabadong ito. Ako po, si ka Henry Uri. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri. Bon. Hanggang sa susunod na Sabado. Sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit. Tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri ASENSO.